hihigpitan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang operasyon ng mga sanlaan na may remittance center at money changer. Ito'y para maiwasan na maging daanan ng mga ito ng mga pera mula sa illegal na mga aktibidad. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakagawian na ng marami sa ating mga kababayan na tuwing sweldo, punta na agad sa mga pawn shop, hindi para magsanla ng alahas, kundi para magpadala ng pera sa pamilya na nasa ibang lugar. Gaya ng pawn shop o sanlaan na ito na halos walang patid ang dating ng tao na nagpapadala ng pera. Sa bawat 500 pisong ipinapadala, nasa 15 hanggang 20 pesos ang kinikita ng mga negosyo gaya nito. Ilan sa mga pawn shop na ito, naging money changer na rin. Sa mother ko, papadala pa kay Bes Saturday, pambili po ng gamot. Kung magpapadala ko, pipili ko yung may pangalan at mabilis matanggap ng aking pamilya yung padala ko. Pero maghihigpit na ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga pawn shop. Binigyan sila ng BSP ng hanggang January 2018 para kumuha ng authority to operate mula sa BSP batay sa bagong regulasyon ng Bangko Sentral. Ngayon kasi, simpleng pagre-rehistro lang ang kailangan. Makakatulong kasi mababantayan yung mga tao na maprotektahan yung kanilang pinaghirapan. Batay rin sa mga naunang report, matapos amyendahan ang Republic Act 9160, napabilang na rin ang mga pawn shop sa financial entities na saklaw ng Anti-Money Laundering Council para hindi magamit ang mga pawn shop bilang daluyan ng perang mula sa illegal na aktibidad. Sa paglilibot namin sa ilang pawn shop kanina, kapansin-pansing karamihan sa mga tao hindi naman nagsasanla, kundi nagpapadala ng pera o tumatanggap ng pera. Si Rogelio halimbawa, pinadala ng pera ng kanyang asawang nagtatrabaho sa ibang bansa. Mabilis dito eh. Kasi katatawag lang sa akin ng asawa ko, nandiyan na kagad eh. Bakit po hindi sa bank? Maraming ano sa banko, maraming paikot-ikot. Dito ano, ID lang, okay na. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang ilang kilalang pawn shop na meron ding serbisyong pera padala at foreign exchange, pero wala silang sagot. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.